Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Jose. Taong 1965, Karanglan, Nueva Ecija. Noong mga panahong ito, mangunguha ng kawayan itong si Jose. Kung hindi niya ginagawang gamit sa bahay ang mga kawayang yon, direkta niya itong ibinebenta sa mga kababaryo niyang nangangailangan ito. Hindi lang din iisang uri ng kawayan ang kanyang kinukuha, kaya hinahayaan niyang mamili ang kanyang mga parokyano. Kapag nakabenta, pasasalamat na niya ito. Pero kapag hindi naman, nagpapasalamat pa rin siya. Mas mainam na rin kasing ganoon ang mangyari kaysa ubusin niya ang uri ng kawayan na pangunahing kailangan sa kanilang lugar. Ang iniisip din niya kasi, kapag mamatay ang pangunahing puno ng mga ito, paniguradong matindi rin ang maiiwan itong epekto sa kanyang pamilya. Dahil sa ganoong sitwasyon, natutunan niyang pakibagayan at pakiramdaman ng mismong kalikasan. Lubos niya itong pinahahalagahan dahil sa doon siya kumukuha ng kanilang pangkabuhayan. Hindi man sa pagmamayabang pero marami nang nakaalitan itong si Jose sa bundok dahil lamang sa kanyang paninitas sa mga ito. Malimit niyang nakakaaway noon ang mga mangangaingin na walang patid kung magpakalat ng apoy sa bundok. Sa ginagawa kasi ng mga ito, alam niyang pansariling interes lamang ang naiisip ng mga ito. Para naman maitaboy ang mga taong yon, ginagamitan niya ito ng dahas. Katunayan, may mga pagkakataon na ring nakipagtagaan siya para lamang yon ay mapalayas. Yung naiwan naman itong sunog sa bundok, matyaga niyang inapula sa pamamagitan ng pagkuha niya ng tubig sa paanan nito. Mabuti na lang, hindi gaanong malakas noon ang hangin, kaya hindi yun kumalat ng husto. Matapos ang pangyayari, inareklamo siya ng mga ito sa barangay nila, pero sa kabutihang palad, siya ang pinanigan ng barangay. Kahit sa ang aspeto naman kasi tingnan, alam ng mga itong nagawa lang yun ni Jose dahil sa kanyang pagmamahal sa kalikasan. Nang maipanalo naman niya ang reklamo, binigyan siya ng kapitan nila ng karapatang pangalagaan at sitahin ang sinumang taong umaabuso ng kalikasan. Nang marinig naman ni Jose ang tungkol dito, lubos naman niya itong ipinagpasalamat. Sa paglipas pa ng mga araw at buwan, nagpatuloy ang kanyang pagbabantay sa bundok hanggang sa kalaunay hindi na niya napansin. Taon-taon na pala ang lumipas magmula noong tinanggap niya ng libre ang trabahong yon. Inakala rin niyang hanggang doon na lamang ang mararating ng buhay niya, pero lingid sa kanyang kaalaman, may mangyayari palang hindi inaasahan. 5 buwan ang dumaan sa mismong taong ito, patuloy pa rin ang pagkuha ng kawayan ni Jose. Araw-araw matyaga niyang inaakyat ang bundok para maghanap ng mga lugar na mapagkukunan niya ng mga materyales. Ayon sa kanya, sa loob ng ilang taong pabalik-balik niya rito, alam na niya ang bawat sulok nito. Nasisiguro niya rin noong hindi siya doon maliligaw sa kahit na anong oras at panahon. Subalit, pagpatak naman ang unang gabi ng kabilugan ng buwan, nagpa siya itong si Jose na tumungo sa bundok ng 10 oras. Kampante siyang pumanhik sa tuktok at mga karatig lugar nito dahil sa liwanag na namumutawi sa paligid. Kaya naman niya yun ginawa ay dahil sa may lakad sila kinabukasan. Siyempre, para hindi niya maiwan ang kanyang trabaho, pinili naman niyang gumawa ng paraan. At ang paraang yon ay ang pagkuha ng kawayan sa mismong gabi bago sumapit ang araw ng kanilang pag-alis. Sinubukan pa siya noong pigilan ng kanyang asawa, pero hindi niya ito gaanong pinansin. Ayon sa kanya, mahalaga na makalikom siya ng sapat na kagamitan
para pagbalik nila, magtatrabaho na lang siya. Mariin din niyang inilahad, hindi niya maaaring pabayaan ang trabaho na nagbibigay pagkain sa kanilang pamilya. Nang marinig naman yon ang kanyang asawa, bahagya naman yung napatahimik, gawa ng naunawaan nito ang pagiging responsabling ama ni Jose para sa kanila. Sa halip di na magkaroon pa sila ng diskusyon, minabuti na lamang nitong pumayag sa kanyang nais. Pagkakuha naman ni Jose ng pahintulot sa kinakasama niya, agad naman niyang tinahak ang daan patungong bundok. Bit-bit ang isang lamparang may mahinang sindi, walang takot niyang tinahak ang daan. May dala-dala rin siya noong mahabang talibong upang may magamit siyang armas kung sakali mang may makakasalubong siyang galang hayop sa daang kanyang tinatahak. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga niya ang masukal na paana ng bundok na palagi niyang pinupuntahan. Pagdating naman niya sa lokasyon ng mga kawayan, napansin naman niyang makakalbo na ang mga ito. Kaya ang ginawa niya, ipinagpatuloy na lamang niya ang kanyang pag-usad patungo sa karatig lugar, malapit sa bundok. Milya-milya na ang layo nito sa kanilang baryo, ngunit para kay Jose, napakalapit lang nito. Inaasahan din niyang walang naninirahan sa lugar na yan, kung kaya't hindi siya gaanong nababahala sa mga taong maaari niyang makasalubong. Ang kaso lang, ilang minuto pa ang lumipas nang magawi na siya sa maliit na sapang tawiran patungong kawayanan. May nasipat siyang dalawang taong umiinom ng tubig di kalayuan sa sapa. Napakalapit lang niya sa mga ito, pero nakapagtatakang hindi siya nito napansin. Dala naman ang kuryosidad ni Jose, tinawag niya ang mga taong yon, ngunit imbis na tumingin ito sa kanya, tumakbo lang ito papalayo. Dahil dito, minabuti naman niyang magpatuloy sa paglalakad, gawa ng naisip niyang baka baliw lang ang mga ito. Hindi naglaon, pagdating naman niya sa malaking puno ng kawayan, agad naman niyang sinimula ng pagputol. Limang piraso lang ang nais kunin noon ni Jose, lalo pat sakto lang ito sa gagawin niyang mesa. Pagkaputol naman niya ng tatlo, di naman niya maiwasang mapalingon sa kanyang likod. Hindi niya mawari pero sa bawat pagtaga niya ng puno, napapansin niyang parang may tumitingin sa kanya. Nakailang beses na rin siyang lumingon pero wala naman siyang nakita. Ang kaso lang, pagkaputol naman niya ng ika-apat na kawayan, bahagya naman siyang natigilan nang makarinig siya ng paninitsit. Pagsilay naman niya sa kanyang likod, tumambad sa kanya ang dalawang taong nakita niyang umiinom kanina sa gilid ng sapa. Ilang metro lang ang layo ng mga ito sa kanya, kaya agad naman niyang nasipat ang mga namumula nitong mga mata. Nasindak man sa kanyang mga nakita, pinili niya pa rin kumalma dahil alam niya sa kanyang sarili, hindi maganda kung magpapadala siya sa kanyang takot. Maya-maya pa, nang magkaroon na ng lakas ng loob itong si Jose, agad naman niyang tinanong kung sino ang mga ito. Mariin din niyang inilahad, walang nagmamay-ari sa lugar na yon, kaya anumang oras pwedeng-pwede ang kahit sino na kumuha ng mga puno roon. Dagdag pa niya na, pagkatapos niyang makakuha ng lima, aalis din siya roon kaagad. Akala ni Jose sapat na ang kanyang mga sinabi para lubayan siya ng dalawa, pero pagtahimik naman niya, doon niya na yon nakita na dahan-dahang nagpapalit ng anyo. Nagsimula na rin yung umungol ng malakas, kalakip ng pag-usli ng mahahaba nitong mga nguso. Sa puntong yon, halos hindi niya mawari ang kanyang mga nararamdaman. Di rin siya makapaniwala sa kanyang mga nakikita, gawa ng yon ang kauna-unahang pagkakataon na makasilay siya ng ganoong uri ng nilalang sa kanya mismong harapan. Bago pa man matigal po ng tuluyan itong si Jose, agad naman niyang hinawakan ng mahigpit ang kanyang talibong sabay putol ng kawayan na kayang-kaya niyang dalhin.
Bagaman takot na takot, hindi niya piniling tumakbo para iligtas ang kanyang buhay. Ang nais niya kasing mangyari noon, harapin ang mga ito upang hindi na yon pamarisa ng iba. Naisip din niyang responsibilidad niya ang buhay ng mga taong mabibiktima ng mga ito. Kaya bilang tagapagbantay, sa kanya nakaatang ang lahat ng responsibilidad. Dahil sa ganoong kaisipan, unti-unti namang napalitan ng tapang ang takot na bumabalot sa kanyang katawan. Maya-maya pa, pagsugod naman ng mga nilalang na yon sa kanya, walang pag-aatubili naman niyang inihanda ang kanyang sarili. Alam ni Jose na isa ang kawayan sa pangunahing kalaban ng mga ganoong uri ng nilalang. Kaya sa halip na talibong ang kanyang gamitin, pinili niyang yon ang gawin niyang armas. Pagkalapit naman ng mga ito sa kanya, walang patid naman niyang iwinasiwas ang kawayan niyang dala habang dahan-dahang umaatras. Pagdikit naman niya sa mismong puno nito, agad naman siyang nagtago sa mga maliliit nitong sanga na punong-puno ng tinik. Nang masipat naman ang mga aswang ang kanyang ginawa, hindi pa rin yung nagpapigil sa halip patuloy pa rin siya nitong sinugod hanggang sa kalaunay pumulupot na sa mga ito ang mga sanga ng kawayang may matatalas na tinik. Pagkabuhol-buhol naman ang mga kawayang yon, doon na nagsimulang sumigaw ang mga nilalang dahil sa sakit na kanilang nararanasan. Isipin nyo na lang, maraming tinik ng kawayan ang bumaon sa laman ng mga ito. Kung naranasan yung matinik ng ganoong uri ng kawayan, sigurado akong alam ninyo kung gaano yun kahapti. Magalusan ka nga lang nito, sobrang sakit na. Paano pa kaya yung bumaon yun sa balat, di ba? Matapos namang masilayan ni Jose ang ganoong pangyayari, mas lalo pa siyang nagpumilit na pumasok sa pinakagitnang parte ng kawayanan. Hindi kasi siya maaaring lumabas doon, gawa ng kahit na huli na ng sanga nito ang mga aswang, nagpupumilit pa rin yung hawakan siya. Marahil ay matinding gutom na ang nararanasan ng dalawa, kaya ganoon na lamang ito kadesperado para kainin siya. Dala naman ang matinding pag-iingat at kasanayan ni Jose sa mga ganoong uri ng puno, narating niya ng walang kahirap-hirap ang pinakagitna nitong bahagi. Ayon sa kanya, muntik-muntikan pa nga siya roong matuklaw ng banakon, mabuti na lang na ilagay niya ito. Naitaboy din niya ang ahas na yon ng hindi sinasaktan, kaya nung mapagtanto niyang ligtas na ang lugar, mabilis naman siyang umusad. Hanggang sa narating na niya ang ilang perasong puno ng kawayan na siyang pangunahing pinagmulan nung mga punong nasa bukana nito. Habang pinagmamasda naman niya ang lugar na yan, napansin naman niyang parang kakaiba ito sa lahat ng kanyang napasok. Bukod kasi sa 12 peraso ng matatandang kawayan, napansin din niyang may malawak itong espasyo sa pinakagitna nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, unti-unti namang nabaling ang kanyang atensyon sa lugar na yon. Wala man siyang ideya sa kanyang mga nakikita, nasisiguro niyang may kakaibang bagay siyang matatagpuan sa pinakaloob nito. Nang mapagtanto naman yon ni Jose, agad naman niyang hinawakan ng mahigpit ang dala niyang kawayan, sabay hawi sa 2 magkadikit na punong naroon sa kanyang harapan. Noong una, medyo napakatigas pa nitong paghiwalayin sa bawat isa. Pero habang tumatagal, napapansin na niya ang resulta. Kalahating oras pa ang lumipas, nagawa na nga niyang mabago ang pinaka-estruktura nito. Nang magkaroon na siya ng siwang na maaaring lusutan, agad naman niyang pinatayo ang hawak niyang kawayan sa tabi, sabay suot dito ng walang pag-aatubili. Ilang minuto ring gumapang si Jose papaikot sa siwang na yon, hanggang sa kalaunay narating na nga niya ang pinakagitna nitong bahagi kung saan kakasya ang 5 tao. Napakaganda rin ang paligid nito, gawa ng hindi niya inaakala na wala siya roong makikitang dumi, kagaya ng mga tuyong dahon ng kawayan. Sobrang liwanag din ang paligid, buhat sa direktang pagtama ng liwanag ng buwan.
Akala niya yun lang ang masisilayan niya sa lugar na yon. Pero pagsilay naman niya sa itaas nito, nasipat niya ang isang kristal na nakalutang sa pinakagitna ng mga puno. Napansin din niyang nilalamon ng kristal na yon ang liwanag ng buwan, dahilan para mas lalong lumiwanag ang buong paligid. Matapos naman niya itong makita, bahagya naman siyang natigilan nang masipat niya ang mga sapot na siyang nagpapalutang sa bagay na yon. Malalapad ang sapot na nagpapanatili ng kristal, kaya agad namang naisip ni Jose na maaaring may kakaibang nilalang ang naninirahan sa lugar. Maya-maya pa, kagaya ng inaasahan niya, doon na nga niya tuluyang nasipat ang dambuhalang gagamba na bigla na lamang nagpakita sa pinakaitaas na bahagi ng kawayan. Pagsilay naman ito sa kanya, mabilis naman yung pumaibaba habang nakikita niya ang matatalim nitong mga pangil. Dahil dito, di naman nagdalawang isip itong si Jose na kaharapin ito. Kagaya ng kanyang naramdaman sa harap ng mga aswang, wala sa kanyang isipan ang tumakbo. Naniniwala kasi siya, may kaakibat na halaga ang kristal na nakita niya. Alam din niyang hindi ito basta-bastang masisilayan sa mga pangkaraniwang araw lang. Nang makababa naman ang gagambang yon, napansin niyang kasing laki yon ng baboy na dalawang buwan na ang tanda. Mahaba rin ang mga galamay nito na siya namang walang patid na umaamba sa kanya. Siyempre, dahil sa alam ni Jose na matalas ang mga galamay nun, pilit naman niya itong iniiwasan. Pagsunggab naman sa kanya ng nilalang, agad naman siyang umilag kasabay ng walang patid niyang pag-unday ng saksak sa mismong tiyan nito. Dahil sa pangyayaring yun, labis naman itong ikinagalit ng nilalang. Nagpatuloy din ang kanilang pagbubuno sa loob pa ng kalahating oras hanggang sa kalaunay na butasan na niya ang nilalabasan nito ng sapot. Dahil sa pinsalang yun, mabilis itong kinahina ng gagamba. Pagsilay naman ni Jose na umiwas na yun sa kanya, hindi na rin siya nag-alangan pang sugurin ito para paslangin. Matapos naman niyang maitarak ang bitbit niyang kawayan sa ulo ng nilalang, dali-dali naman niyang inakyat ang kristal upang yon ay kunin. Napansin niya kasing habang humihina ang liwanag ng buwan, dahan-dahan naman itong naglalaho sa kanyang paningin. Maya-maya pa, nang makuha na niya ito, agad naman siyang nakaramdam ng matinding lamig sa kanyang buong katawan. Pagbaba naman niya sa mga puno ng kawayan, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang bigla na lamang itong lumikha ng daan papalabas. Wala mang ideya sa kanyang mga nakita, pinili naman niyang dumaan sa lagusang yon hanggang sa kalaunay narating na nga niya ang labasan nito. Paglayo naman niya roon ng ilang metro, agad namang tumambad sa kanya yung dalawang aswang na pilit kumakawala sa mga sanga ng kawayang pumulupot sa kanilang mga katawan. Ang kaso lang, habang patuloy yung nagpupumiglas, mas lalo lang ding bumubuhol sa kanila ang iba pang sangang may matatalas na tinik. Dahil dito, minabuti naman ni Jose na hintayin ang pagputok ng bukang liwayway sa lugar kung saan sila naroon. Dala kasi ng kanyang kuryosidad, nais niyang malaman kung ano ang mangyayari sa mga aswang kapag masinaga nito ng araw habang nasa tunay nila itong mga anyo. Pagkaraan pa ng ilang oras, kahit puyat na siya, pinili niya pa rin manatiling alerto. Sa pagputok naman ng bukang liwayway, agad naman niyang nasilayan ang nakakasilaw na liwanag ng araw. Mabilis siyang kumalat patungo sa kinaroroonan niya, dahilan para umatungal ng umatungal ang dalawang aswang na nahuli ng kawayan. Paglapit naman ito sa katawan ng mga nilalang, bigla naman yung umusok kasabay ng paglamo ng isang malaking apoy sa katawan ng mga ito. Tumigil ng ilang minuto ang apoy na yon, hanggang sa dahan-dahan na yung naapula, buhat sa pagkaagnas ng mga katawan ng nilalang.
Matapos naman niya itong masilayan, agad naman niyang kinumpleto ang kawayang dadalihin niya. Medyo nagmamadali na rin siya noong mga oras na yon, lalo pat may lakad sila ng kanyang asawa. Pagdating naman niya sa kanilang bahay, agad naman yung bumungad sa kanya na kanina pang naghihintay. Halos hindi na rin maipinta ang mukha nito buhat sa nararamdaman nitong matinding galit dahil sa hindi niya pag-uwi. Pagkaharap naman niya sa kinaroroon na nito, agad naman niya yung pinaliwanagan ukol sa mga nangyari. Ayon kay Jose, may mga dumaang rebelde sa bundok kaya hindi siya nakatagos. Ilang oras din siyang nagtago, kung kaya't sa katagalan pinili na lamang niyang magpalipas doon ng gabi. Mariin din niyang inilahad. Nakakatakot ang mga rebelde niyan dahil sa ramdam niyang may hindi ito magandang gagawin sa mga taong makakasalubong o makikita nila. Nang marinig naman ito ang kanyang dahilan, salip na mag-away silang dalawa, inabisuhan na lamang siya nitong maghanda na. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, dali-dali naman siyang tumungo sa palikuran para maligo. Wala nang pahipahinga, rekta ligo na agad kahit puyat pa. Mga importanteng tao kasi noon ang kanilang bibisitahin, kaya dapat lang na nasa maayos silang kalagayan. Pag-alis naman nila ng bahay, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa karatig lugar. Nataon kasi noong kaarawan ng ama ng asawa ni Jose, kaya obligado sila roong pumunta. Kasama rin nila ang kanilang mga anak na halos kanina pang hindi makapaghintay na makita ang mga lolo't lola nila. Hindi naglaon, pagdating naman nila sa tahanan ng mga ito, agad namang tumambad ang napakarami nitong mga bisita. Kung hindi nyo kasi naitatanong, may kaya rin sa buhay ang pamilya ng kanyang asawa. Kung tutuusin, pwede naman sila roong humingi ng makakain nila, pero hindi niya yun pinahihintulutan. May paninindigan kasing tao itong si Jose, kaya sa halip na humingi, mas pipiliin niya pang magutom. Alam din niya ang obligasyon kapag nagkapamilya, kung kaya't may mga limitasyon na ang paghingi nila. Dagdag pa niya na ang gusto niyang mangyari noon, makapundar siya ng mga gamit nila sa pamamagitan ng sarili nilang pagpapagal. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid sa paligid, agad naman silang napansin ng mga magulang ng asawa niya. Kagaya ng inaasahan, dali-dali naman yung lumapit sabay yakap sa kanilang mga apo. Si Jose naman noon, nanatili lang sa isang tabi habang pinagmamasda ng mga taong kumakain at nag-uusap-usap. Noong una, wala naman siya roong napapansing kakaiba. Pero sa katagalan ng pagsilay niya sa paligid, may napansin siyang mga tao na may mabigat na paghinga. Yung tipong kahit malayo siya, rinig na rinig talaga niya ang tunog ng hininga ng mga ito. Dahil sa mga napansin niya noon, di naman niya maiwasang maging alerto. Alam niya kasing isa yon sa mga senyales ng pagbabalat kayo ng isang nilalang. Matapos naman ang kainan, maigi naman niyang binuntunan yung matandang nakitaan niya ng kakaiba sa katawan. Sa kakasunod naman niya rito, kalaunay napansin naman ito ang kanyang pinaggagawa. Walang sabi-sabi, agad naman yung lumapit sa kanya para magtanong. Pagsilay naman ni Jose na lumalapit na yon sa kanya, nanatili lang naman siya sa kinaroroonan niya habang hinahawakan sa kanyang bulsa yung kristal na nakuha niya sa kawayanan. Sa pagharap naman nilang dalawa, mariin naman siyang binalaan ng matanda na itigil na ang kanyang ginagawa sa kadahilan ng hindi ito natutuwa. Dagdag pa nito na pumunta siya roon para magsaya, kaya hanggat maaari, umiiwas siya sa gulong maaari niyang makasalamuha. Nang marinig naman ni Jose ang sinasabi nito, matapang naman siyang sumagot dito na sinisigurado lang niyang ligtas ang lugar na pinagdarausan ng kaarawan.
nanindigan siyang handa siyang sugpuin ang anumang panganib kung yon ay kinakailangan. Dahil sa kanyang paninindak, nagdulot naman ito ng galit sa matanda. Dahil sa pangyayaring yan, mabilis namang uminit ang kanilang pag-uusap hanggang sa kalaunay nagkasigawan na silang dalawa. Nang magkaroon na ng eskandalo sa pagitan nilang dalawa, agad namang umalis ang matandang yon ng tahimik. Bagaman umalis itong walang sinasabi, inaasahan na noon ni Jose na nagkaroon ito ng kimkim na galit laban sa kanya. Lumipas pa ang mga araw, nagpatuloy naman ang katahimikan sa mga buhay nila. Ganun pa rin naman ang ganap ng kanilang buhay. Pagkatapos niyang magbenta ng kawayan, direkta siyang uuwi sa kanila para gumawa ng mga kasangkapan sa bahay na maaari niyang ibenta. Ang kaso lang, habang tumatagal may napapansin siyang mga panauhing umaaligid sa kanilang tahanan. Bago sa kanya ang pagmumukha ng mga ito, kaya unti-unti na rin siyang nagduda. Isang hapon, nang muli niyang masipat ang mga nilalang na yan, nagpasya siyang hawakan ng kanyang tangang kristal habang pinagmamasdan ang mga ito. Matapos naman niya yung gawin, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang totoo nitong anyo sa likod ng pagbabalat kayo nito bilang isang ordinaryong tao. Naamoy din niya noon ang nalalapit nitong pag-atake, kaya sa pagsapit naman ng gabi, minabuti niyang hintayin na lamang ang mga ito sa labas ng kanilang bahay. Habang wala pa ang mga nilalang, pilit naman siyang humingi ng tulong sa tanga niyang kristal. Sa mga oras kasing yan, alam niyang yun lang ang pwedeng magpahiram sa kanya ng mga kakayahang maaari niyang magamit. Hindi naglaon, dahil sa taus-puso niyang paghingi roon ng tulong, pinaunlakan nga siya nito. Pagramdam naman niyang sinusuportahan na siya ng tanga niyang mutya, agad naman niyang napansin ang pag-usli ng isang kawayan sa ilalim ng kanyang inuupuan. Paglapat naman ito sa kanyang kamay, agad naman niyang napansin ang pagiging malambot nito. Ayon kay Jose, parang latigo ang estado ng kawayang yon, kaya pinili na lamang niyang gamitin ito ng ganon. Kahit wala siyang karanasan sa paggamit ng latigo, pinag-aralan niya ito sa loob ng maikling oras. Nang makailang hataw na siya nito sa lupa, sakto naman ang pagdating ng mga aswang na nagmamanman sa kanilang tahanan. Pagsilay naman niya sa mga ito, buong puwersa naman niya itong sinugod, bit-bit ang latigo. Maya-maya pa, nang mapansin naman niyang ilang metro na lamang ang pagitan nila, walang patid naman niya yung inatake. Akala niya, napakahirap kontrolin ang latigong yon, pero habang tumatagal, napapansin niyang parang may sarili itong buhay. Bukod kasi sa hindi yon sumusunod sa mga mali niyang paggamit, direkta din itong natatamaan ng mga nilalang. Hindi lang yon, kapag lumapat ito sa balat ng kanyang kalaban, umiinit yon ang husto, dahilan para malapnos ang mga balat nito. Dahil sa ganun itong abilidad, nagkaroon si Jose ng lamang sa kanilang pagtutuos. Kalahating oras pa ang lumipas, nang magtamo naman ng matinding pinsala ang mga ito, pinili na lamang nitong kumaripas ng takbo papalayo. Ang kaso lang, paglabas ng mga ito sa baryo, dinukot yon ng mga engkantadong naninirahan sa mga puno ng kawayan. Magmula noon, unti-unti na rin niyang naunawaan ang kakayahan ng kanyang mutya. Sa katagalan, naging bihasa si Jose sa paggamit nito. Ayon sa kanya, marami pa yung taglay ng mga komplikadong abilidad. Hindi na lang niya ito binahagi bilang pagprotekta at pagrespeto na rin sa tangan-tangan niyang mutyang kristal ng kawayan.
Okay. Opinyon ko sa kwento. Keling, no? Isipin niyo ah, ang ikinabubuhay ni Jose, yung pangunguhan ng kawayan. Hindi niya ine-expect, hindi niya rin hinihiling na makakuha siya ng mutsa. Pero ibinigay ng Panginoon. Bakit? Siguro mayroong matinding dahilan ng ating Diyos kung bakit niya ginawa yung kay Jose. Tulad na lang yan, naprotektahan niya yung pamilya niya. Napakalaking bagay na nun. Tsaka siguro alam din ng ating Panginoon na kapag ibinigay niya kay Jose yung mutsa ng kawayan, madadala yon sa mabuting paraan. Diba, siguro binulungan ng Panginoon natin yung mga diwata na kalooban si Jose ng ganitong kalakas na gamit. Kasi ako personally, first time ko lang narinig to, yung kristal. Marami tayo mutsa ng kawayan. Actually, meron nga ako niyan sa altar ko eh. May dalawa akong klase niyan. Isang itim, tsaka yung sinasabi niyang mga tinik-tinik. Yung sa akin, nato yung tinik yon, tas yung mga tinik, magugulat kayo rito. Yung mga tinik nun, lahat yon naging bato. Tapos yung tangkay mismo ng kawayan ko, kawayan pa rin siya. Hindi siya dinikit, naka-entouch talaga siya dun sa kawayan. Tapos bato yung mga tinik. Yun lang, hindi ko lang pwede ipakita yun kasi madaling basagin yun eh. Pwede niyong marinig kasi hindi niyo naman mababasag yun sa pandinig lang. Pero kapag picture nakita niyo o personal, madaling orasyonan yun. Tatlong salita lang ng kaliwa, basag yung mutsa ko. Kaya hindi ko siya pinapakita. Pero yung sinasabi niyang mutsa ng kristal, first time ko lang narinig to kaya ang galing. Tapos sobrang flexible pa. Kasi nagiging latigo eh, kaya niyang gamitin bilang latigo. Siguro marami pa tong kakayahan tulad na lang ng sinabi ni Jose, hindi niya na lang binanggit bilang respeto. Pero ako personally ulit, feeling ko itong pinakamataas na antas ng mutsa ng kristal ng itong pinakamataas na antas ng mutsa ng kawayan. Pero syempre, hindi pa rin tayo 100% sure diyan. Depende pa rin 'yan sa magpapakain, sa magdarasal tsaka yung magbibigay sa iyo. Lalo na kung direktang inabot to ng diwata. Ibang usapan yun. Overall, napakaganda ng kwento. Medyo bitin lang kasi konting info lang yung nakuha natin sa mutsa ng kristal ng kawayan. Kaya kayo pa rin, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.